Hi guys! Welcome back sa aming channel. And for today's video guys, gusto ko pang i-share yung kung paan po ako nabawasan ng 4 kilos in just 7 days. Opo guys, 4 kilos po in just 7 days. Kasi para po sa ating mga nagda-diet, mahalaga na po yan. Nababawasan tayo ng 4 kilos, 2 kilos, o kaya yung 3. And mahalagang bagay na po yan kasi na-achieve mo yung gusto mong body goal. Kung nakikita nyo guys, hindi pa ako ganun kapayat. Pero para sa akin is nabawasan na talaga ako. Kasi mayroon akong timbangan dyan. Tapos feeling ko, yung katawan ko is gumaan-gaan. Okay guys, mag-insert na lang ako ng picture dito. Ayan. Kung gano'n ako pataba dati at kung gano'n ako kapayat ngayon. Ayan guys, mag-insert ako dyan para makita nyo na proven and tested yung ginamit ko, yung ginawa kong pagda-diet. Okay guys, before we start, kung bago ka pa lang sa channel namin, click mo na yung subscribe button and click the notification bell para every time na may bago kaming upload is notified kayo. Okay guys, without further ado, let's get started. Disclaimer lang po, hindi po ako isang nutritionist. Ito po ay binabase ko lang sa aking experience na nangyari sa akin. Ayan, yun lang po. And ito nga pala guys, in a short story, before ako mag-diet, nag-gain ako ng weight ng 62 point. May point kasi nakalimutan ko na 62 kilos. Ayan, nag-gain ako ng 62 kilos. Tapos, yung in-insert kong picture kanina guys, yun ang 62 kilos talaga ako. Hindi ko alam kung 62 or basta naglalaro 62 and a half yan. Tapos, nag-diet na ako simula is April. March at April, hindi pa yun strict diet. Nag-strict diet ako guys is noong April, mga magkakatapusan na ng April. Yan, during quarantine yan guys ha. Next, kasi syempre, lumubo na naman tayo kasi kain tulog lang, wala kang ginagawa sa bahay, diba? Kaya nag-gain ako ng weight niyan. Pero guys, hindi ako naalis sa 62, as in 62 kilos lang ako. Doon lang ako naka-steady na, naka-steady na timbang. Hindi ako maalis sa 62. Siyempre, nung nag-strict diet na ako, sinimulan ko muna yung pag-water intake. Number one yan guys. Number one kong ginawa is water intake. More water intake yan. Kasi bago ka kumain guys, ang gawin mo, uminom ka muna ng uminom ng tubig. Kasi feeling mo mabubusog ka na nun eh. At hindi na mapaparami yung kain mo. Ganun ang ginawa ko. Water intake, more water intake. Pero syempre, kung nagugutom ka, iinuman mo lang yan ng tubig guys. Promise, iinuman mo lang ng tubig yan, mawawala ang gutom mo. Ayun guys, water intake, and then, sinabayan ko siya ng mga konting exercise, ganun. Kasi minsan mga tamad mag-exercise eh. Ganun, sinabayan ko siya ng konting exercise, and less carb. Number 2 guys, is less carb. Yan. Low carb intake. Kung hindi nyo kaya guys mag-low carb intake, ibig sabihin kasi nito, tatanggalin nyo yung carbs na ini-intake nyo. Number 1 is yung rice, number 2 is yung bread, yung coffee, yan, more carbs din yan. Coffee na 3-in-1. Kung wala kayong choice, mag-coffee na lang kayo nung black, yan, black coffee. Tapos, mas maganda yung no sugar, o kaya yung may nabibili kasi na ano eh, na no calorie sugar. Yan, may nabibili nun. Tapos, iwasan nyo yung soft drinks. Yan. Number 1 kasi guys, nakakataba is more carbohydrates intake. Ayan guys, number 1 nakakataba talaga yan. Kaya ang gawin nyo guys, low carb intake ang gawin nyo. Kung hindi nyo pa kaya, bawasan nyo lang yung kanin nyo, yung rice nyo na kinakain nyo sa isang araw. Halimbawa, mag 1 cup muna kayo. Okay, pag naka ano-ano na yung katawan nyo, pag nasanay na yung katawan nyo na low carb intake, saka nyo unti-unting bawasan para hindi mabigla yung katawan nyo guys. Pero ako kasi ang ginawa ko is no rice agad. Pero nagtitake ako ng carbs, ng mga carbs na bread, pero hindi yung marami. Yun, low carb intake guys. Number 3 na nasubukan ko guys is yung pag-take ng green tea. Ayun guys, proven and tested din talaga yung pag-take natin ng green tea. Ano yan, after meal and after lunch, after dinner 2 times a day akong nag-green tea. Kasi ngayon guys, example guys, yung chocolates, yung mga soft drinks, bawas-bawasan nyo yan guys, kasi number 1 din talaga nakakataba yan. Basta yung mga binanggit ko guys is nakakataba talaga na sobra, at yun ay aking na-experience lahat yun guys. Lumobo ako ng lumobo dahil sa kanila. Kaya yun guys, kung nakikita nyo itong aking picture, yung aking ano na to, yung katawan ko na to is
para sa akin, pumayat na yan, guys. Kasi, yung last na picture ko, is sobrang taba ako talaga. Pagtingin ko, guys, grabe, talagang lumubo ako talaga. Makita ko yung buong katawan ko, yung mukha ko lumubo talaga. Nakikita nyo ba yan, guys? Hindi yan nakikita dati. Kahit pa paano naman nakikita na yung aking collarbone. Ayan. At saka nga pala, guys, yung ginawa ko is, nilagyan ko siya ng, sinamahan ko siya ng exercise. Pero pwede naman hindi, kasi yung mga nileles mo, na sinabi ko nileles mo kanina, is, makakatulong na yun, guys, sa pag-lose ng weight mo. At ayun nga, guys, ginawa ko yun in just 7 days, at nag-lose ako ng 4 kilos. From 62 to 58 kilos, guys. Yan, 58. I'm sure 58 pa rin ako, kasi yung tummy ko kasi, hindi talaga siya yung lumalaki na sobrang laki dati, katulad dati. And hindi pa rin ako nagtitimbang sa ngayon. And anhin ko na lang sa inyo, guys, i-update ko kayo pag nagtimbang na ulit ako. Tapos, kung magkano na, kung ilan na yung nabawas sa akin. Yun, guys. And ito lang, guys. Sana nakatulong sa inyo tong video na to. And syempre, lagi lang natin isaisip yung kailangan natin na iwasan talaga natin yung tukso ng pagkain. Yan, iwasan na talaga natin yan. Tapos, ma-reach mo rin yung body goal mo. And disiplina lang, guys. Yun lang talaga. Disiplina lang sa sarili. Huwag kang magpapatukso na ganyan. Alam nyo, guys, ito isang tips na para hindi kayo mag-crave. Pag nag-crave kayo sa sweets o kaya sa isang bread, sa nag-crave kayo ng matindi sa rice, ang gawin nyo, guys, is mag-take kayo ng green tea. Green tea lang, guys. Mawala ang cravings nyo sa mga yan. Yan ang ginagawa ko, guys. At pag hindi, wala, kaya nga na sinabi ko, wala akong green tea. Ang ginagawa ko is, nagtitake ako ng black coffee. Yun lang, guys. Yun lang ang ginagawa ko. Para hindi ako matukso ng mga, ang tawag, mga pagkain na yan. Kasi, para din naman sa atin to, sa kalusugan din naman natin to, is, for healthy bodies din naman, para iwas tayo sa sakit. Tulad ngayon, kung ano na ng mga sakit, ang mga nangyayari sa mundo. And syempre, guys, bawasan nyo yung sugar, yan, sugar, sweets, lahat-lahat na yan. Kung hindi nyo kaya, guys, na mag-less ng rice, tulad ng sinabi ko kanina, is konti-kontiin nyo lang ang pag-less ng rice. Huwag nyo bibiglayin kasi baka magkasakit naman kayo, di ba? Yun na naman din ang ayaw natin gawin, ayaw natin mangyari sa ating katawan. At iyon na nga, guys, dito na lang nagtatapos ang aking video. Sana nakatulong to sa inyo, sana nabigyan ko kayo ng tips, at nakapadagdag to sa tips nyo sa pagda-diet. Ayun na, guys. And please don't forget to subscribe our channel, Rosemary TV, and click the notification bell para every time na bago kaming upload is notified kayo. Okay, guys. Thank you. Thanks for watching. Bye. Bye.